Nanguna ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamimigay ng ayuda sa mga residenteng binaha sa Ginoog City sa Misamis Oriental. Yan ang Headline Pilipinas ni Pia Gutierrez. Pia. Yes, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probinsya ng Misamis Occidental at Misamis Oriental na lubhang naapektuhan ng matinding pagbaha at pag-ulan. Una, nagtungo ang Pangulo sa Misamis Occidental ayon sa palasyo, pero dahil sa matinding pag-uulan ay nahirapan na mag-landing ang presidential plane sa Usami City Airport. Nagkaroon pa ng tatlong landing attempts bago naka land ang Pangulo sa Usami City Airport at pagkatapos noon ay nagsagawa ng briefing ang Pangulo at Secretary of National Defense Carlito Galvez. Binrief sila ng situation ni Misamis Occidental Governor Henry O. Aminal sa airport sa Oroquieta City. Pero dahil sa matinding pag-ulan ay hindi na nakapagsagawa ng ocular inspection sa Oroquieta City ang Pangulo gaya ng unang kanilang na-schedule dahil sa tindi ng pag-ulan. Pero ang sinabi ng Pangulo sa mga local official doon na matagal na din ang gusto na bisitahin ang mga apektadong lugar, lalo na sa Northern Mindanao, pero dahil sa matinding pag-uulan nga, ay hindi sila nabigyan ng clearance para magpunta doon. At pagkatapos noon ay patent ng briefing, ay dumiretso ang Pangulo sa Tudela sa Misamis Occidental para mamahagi ng relief goods sa mga naapektadong pamilya. Pagkatapos noon ay dumiretso din ang Pangulo sa Hingoog City sa Misamis Oriental naman para mamahagi din ng assistance sa mga apektadong residente. At ayon sa palasyo ay nasa 55.81 million pesos worth ng financial assistance mula doon sa pondo ng assistance to individuals in crisis situations ng DSWD ang na-provide sa may 11,133 beneficiaries sa Misamis Occidental at sa Misamis Oriental. Sa ngayon ay nagsasagawa ng situation briefing ang mga local officials kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hingoog City para mabigyan ng karampatang impormasyon ng Pangulo sa naging sitwasyon sa lugar matapos ang matinding pag-unan at matinding pagbaha doon sa probinsya. At yan muna ang latest para sa Headline Pilipinas. Pia Gutierrez, PBS-CBN. Maraming salamat, Pia.